Mr. M, gusto ko lang pong magbahagi ng kwento sa inyo. Ako isa sa mga manonood mo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang RJ. Nangyari po itong karanasan ko noong 2020. Ako po'y mag-isa na lang sa buhay at nangungupahan at nagtatrabaho bilang isang guard sa restaurant. Kakalipat ko lang noon sa papa na yun. Okay naman ang lahat, maganda ang lugar at mabait ang landlord. Maliban na lang sa kabilang kwarto, medyo may naririnig akong ingay na parang umiiyak. Hindi ko na lang pinansin sa isip ko, baka nag-aaway lang po sila. Kaya hinayaan ko na lang po at natulog na ako. Kinabukasan kasi pang umaga ako nung time na yun sa restaurant na pinapasukan ko. Matapos na mahabang araw ay nakauwi na ako. Kumain na ako at pagkatapos magpapahinga na. Nang biglang may umiiyak na naman, napatuloy po yung iyak ng babae nang mahigit isang linggo. Kaya isang beses naganap ako ng butas sa pader sa pagitan namin. Nang may makita akong frame na nakadikit sa pader, tinanggal ko po muna yun at may nakita akong isang butas. Sinilip ko kung anong nangyayari sa kabilang kwarto, kung ba't kasi araw-araw na may umiiyak na babae. Pero nang sinilip ko iyon, ay kulay pula lang ang aking nakikita at wala nang iba. Kaya hinayaan ko na lang. Kinabukasan, nakasalubong ko yung landlord ng apartment. Sinabi ko yung mga pangyayari tuwing gabi na may umiiyak na babae. Para siyang nangamba na natakot sa mga nasabi ko. Nagtaka naman ako kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya. Nang biglang nasabi niya sa akin na wala daw pong nakatira sa kabilang kwarto. Kaya kinilabutan ako ng oras na yun. Isa ito sa pinaka nakakatakot na nangyari sa akin. Hindi niya nabanggit sa akin, baka kasi raw matakot ako. At di na mupa pa na mayroong nagpaparamdam na babae na pula lang ang mga mata. Naalala ko bigla yung nakita ko sa butas ng pader. Kaya naglakas loob ako na umakyat at tingnan yung butas sa pader. Nung makita ko ito, hindi naman pula ang nasa butas, kundi makikita mo na yung mismong kwarto sa kabila na wala talagang tao. Kinilabutan po ko ng sobra. Ang nasa isip ko, parang nakipagtitigan siya sa akin ng mga oras na iyon. Mga ilang linggo pa ay umalis na rin agad ako sa tinutuluyang kwarto. Sana may sama mo itong kwento ko. Kakapanood ko lang rin po kasi nung haunted house story. Sana mas marami ka pang animated horror story na magawa. At isa na rin po ako sa laging nag-aabang ng mga videos mo. At pa-shoutout na rin sa girlfriend kong pinakamaganda, si Aaliyah. Maraming salamat po. Kamusta sa lahat ng manonood ng Karimlan Horror Stories? Asay na rin Mr. M. Meron ako ibabahagi na nakakakilabot na kwento tungkol sa karanasan ko na sana'y maisalaysay at magawa ng animated horror story dito sa channel mo. Nakatira kami sa isang lumang paupahang bahay na mayroong dalawang palapag. Sa taas na bahagi kami umuupa, may dalawang kwarto na may terrace rin na dating tinitirhan ng matandang lalaki. Masaya kami na makalipat sa bago naming titirahan. Sa bahay na yun ay may lumang kagamitan tulad ng lamesa, upuan, mga lumang larawan at kabinet na naiwan ng dating umuupa. Nang dahil sa bagong lipat pa lang kami ay hindi namin agad na siayos ang mga kagamitan namin ng araw na iyon.
Bali yung kabilang kwarto ang ginawa muna naming imbakan ng mga kagamitan namin. At sa isang kwarto naman muna kami na malagi at natutulog. Kinabukasan, nakausap ni Papa yung may-ari ng bahay. Oh, musta araw nyo? Okay lang ba? Kung meron man kayo kailangan na tulong, ay huwag kayo mahiyang magsabi at ako'y handang tumulong. Basta hindi tungkol sa pera ha. Kasi wala ko nun eh. Hehe. Ang pabirong sabi ng landlord. Ay, maraming salamat tutay, pero okay naman ang lahat. Nagustuhan naman ng aking pamilya ang kwarto at ang lugar. Medyo payapa at tahimik ho. Diyan kasi nakatira yung dating matalik kong kaibigan na si Lando at ang asawa niya, mga kasing idarang ko rin. Kaso pumanaw na ang asawa nito. Mga 5 taon na rin ang nakakalipas. Simula noon ay siya na lang nakatira dyan at tanging ako lamang naging malapit na kaibigan nito. Pero itong mga nakalipas na buwan ay pumunta na siya sa abroad. At doon na nanirahan kasama ang mga anak niya na asensado na sa buhay. Ay ganun po ba? Mukhang swerte ang bahay na ito, tay. Baka maka-abroad din kami. Hehe. Mukhang tatagal kami dito. Siya nga po pala, pabili ng 2 luncheon meat at 5 kilong bigas. Ang naging tugon ng aking ama. Kinabukasan, kaarawan ng aking ina at may darating na mga bisita, kaya nag-ayos na kami ng mga kagamitan para magamit rin ang kabilang kwarto. Pinalak namin ng kapatid kong lalaki na dito matulog. Ang sabi niya, ang lamig naman dito, parang may aircon, ayos ah. Hindi ko siya gaanong napansin ang araw na yun kasi nakatuon ako sa pag-aayos ng gamit, ng pagsapit ng gabi at tapos na ang pagdiriwang ng kaarawan. Ay napagpasya na namin ang kapatid kong lalaki na matulog na sa kabilang kwarto kasi wala namang mapagpwestuhan kung doon rin kami matulog kasama nila mama at papa. Habang mayimbing kaming natutulog ng gabing iyon ay nagising kami dahil biglang sumakit ang aming tiyan sa sobrang lamig sa kwarto. Saktong 3:00 ng madaling araw nang magising kami. Kukuhanin ko sana ang kumot sa kabilang kwarto at tingin ito kay mama. Pero sa pagtataka ko, hindi ko mabuksan ang pinto. Hindi naman ito nakalak at ang sabi ng kapatid ko, ate, yung matanda ate. Ang tugon ko sa kanya, anong pinagsasabi mo ay wala naman tao dyan? Tsaka paano may matanda dyan? Kahit kinikilabutan, tumawa na lang ako para mabawasan ang aking takot na nararamdaman. Maya-maya pa'y may malamig na hangin na bigla-bigla na lang dumaan sa amin. Eh wala namang bintana o malaking daanan ng hangin sa kwarto na iyon. Dahil sa pagkataranta, napasigaw na lamang kami na humingi ng tulong na mabuksan ang pinto. Mga ilang minuto pa ay narinig kami nila Papa at nabuksan ang pinto mula sa labas. Napaluha na lang kami sa takot at sa sakit ng tiyan ng madaling araw na iyon. Sa upuan na lang kami natulog ng kapatid ko sa kabilang kwarto miski wala lang mapagpwestuhan para makatulog ng maayos. Kinabukasan, napagkwentuhan nila Papa at ng landlord ang nangyari at ang nasabi nito ay yung mga gamit ba sa kabilang kwarto na tinutukoy mo ay pagmamayari ng yumaong asawa ng kaibigan ko at yung cabinet ay isa sa paborito raw ng asawa niya. Mas namiigi pa na tumawag tayo ng paranormal researcher. May kilala ko eh. Mukhang di pa natatahimik ang asawa ng kaibigan ko. Kaya ng araw na yun ay sinagawa ang ritual ng isang kilalang paranormal researcher sa social media. Nagsindi rin kami ng kandila pagkatapos ng ritual. Inalis na rin ng landlord ang lumang kagamitan sa kwartong iyon at inilagay na lamang sa isang bodega. Simula noon, wala nang malamig na pakiramdam at mga paranormal na pangyayari sa kwarto na iyon. Para bang ang lumang kabinet ang naging dahilan ng pananatili ng matandang babae sa lumang paupahan. Thank you.
Hello po, Krimlan Horror Stories. Sana po mapansin nyo itong story ko. Tawagin nyo na lang akong Jessie. Lumaki po ako sa pamilyang puro manggagamot o may alam sa witchcraft. Kung meron man black sheep sa bahay, ay ako po iyon. Ako po yung anak na magsisimba lang dahil sa pamilya. At mabibilang lang iyon sa loob ng isang taon. Wala din po akong pakialam sa mga witchcraft at kinahiya ko pong mapabilang ako sa pamilya na may mga alam sa ganoong bagay. Subalit, nagbago po yun nang dumating ako sa Katagalugan. Dito po mismo sa inuupahan naming bahay sa Laguna na halos malagutan kami ng hininga ng aking asawa. Sa unang taon ng pagtira namin nang minsan maging panggabi ang asawa ko at ako lang ang mag-isa sa bahay, ay hindi ko inaasahan na may mangyayari palang hindi maganda sa akin. November 1, 2021, eksaktong alas 6 ng gabi, nagdasal po ako sa harapan ng altar namin kasi sabi ni mama magdasal daw ako lagi, lalo na at malayo kami sa kanila. Sa mismong pagdadasal ko, hindi ko inaasahan na makakakita ako ng isang putol na paa ng batang tumatakbo mula sa harapan ng bintana sa kusina palabas sa front door ng bahay namin. Kinilabutan ako noon, ngunit nilakasan ko at tinapos ko ang pagdadasal. At nang matapos na ako, akala ko wala nang mangyayari. Subalit paglingon ko sa pinto ng kwarto namin, ay naroon ang isang batang lalaki na nakatayo sa pintuan. Nakasuot ito ng barong at kahit takot ay mas pinili ko itong huwag pansinin. Isang taon pa ang lumipas, bagamat nasanay na kami sa mga nakakakilabot na pangyayari sa bahay, ay hindi namin nakala na mas malala pa pala ang mangyayari sa amin. Ngayong buwan lang mismo ng Mayo, patulog na kami nang bigla kami mahirapan sa paghinga. Pareho kaming parang sinasakal at may kung anong humihila sa amin habang nakahiga. Nang makatsyempo kami ay napatakbo kami sa kusina ng asawa ko. At doon na ako nagka-interes na gawin yung mga laging paalala ng mga magulang ko. Kami po ay nagpapatugtog ng Tibetan singing bowl kasi sabi nila nagpapaalis ito ng masasamang elemento. Habang nasa kusina ay nagkwento ang asawa ko na minsan daw ay nagtrabaho ako sa Batangas at siya lang ang naiwan sa bahay ay nanaginip daw ito. Nakita niya ang mga taong walang damit na kakaiba ang hubog ng mga paa para pong magkakarap ang mga ito. May itim daw at merong mahabang buntot. Kakaiba ang itsura ng mga ito at may mga sungay. Nasabi pa ng asawa ko, hinihila siya ng mga ito kung saan naroroon ng ilang tao na tinutusok-tusok. Hindi po ako nagdalawang isip na maniwala sa kanya dahil ang asawa ko po ay hindi mahilig maniwala sa witchcraft o mga masasamang elemento. Ang asawa ko po ay napakapiloso po at pinagtatawanan lang niya ang mga nakikita niya sa social media na litrato ng mga demonyo. Basta sa sapit ang alas 3 ng madaling araw, nahihirapan na po kami makahinga at nalaman din namin sa mga kapitbahay namin na hindi nagtatagal ang mga umuupa sa bahay na ito. Kaya po simula ng araw na iyon, nagka-interest na po ako sa mga witchcraft at madami na rin po akong tanong sa mga magulang ko. Sabi nila mama, may mga maligno at demonyo daw sa bahay namin. Kaya napagdesisyonan na po naming umalis at lumipat na lamang bago pa man may mawalang buhay sa amin. Iyon lamang po. Maraming salamat. Hi, magandang gabi po. Gusto ko lang pong ibahagi ang karanasan ko na hindi ko talaga malilimutan. Nangyari ito nung 7 taong gulang pa ako sa inuupahan naming bahay. Isang gabi habang natutulog kami ng nanay at tatay ko, nakaramdam ako na kailangan kong umihi kaya naisipan kong pumunta sa kusina dahil may arenola kami doon at habang umiihi ako, may narinig akong tumatawa. Lumingon-lingon ako sa paligid, wala naman akong makita, kaya tinuloy ko na lang ang aking paghihi at biglang may tumawa na naman.
minutong iyon ay napatingala ako sa taas at may nakita akong batang nakasabit na tumatawa sa akin. Dugoan siya, takot na takot ako nung oras na yun. Dahil first time ko maka-encounter ng ganun. Kaya sa sobrang takot ko eh, sumigaw ako at tumakbo sa kwarto nila kuya. Kinuha ko ang kanilang kumot at nagtago at napansin nila kuya na takot na takot ako at sinabi nilang may nakita rin siyang bata noon habang nag-study si kuya. Doon na rin ako natulog kinabukasan. Tinatanong ako ni nanay kung bakit ako sumigaw nung gabing iyon at kinuwento ko kay nanay ang nangyari at dahil sa bata pa ako eh, talagang hindi siya naniwala. Nagulat at kinilabutan ako nung tumingin ako kung saan ko nakita ang batang duguan. Meron kasing yupi ang yero kung saan ko nakita ang bata. Laking pasasalamat ko nang makalipas ang ilang taon, lumipat na kami ng bahay at umaasang hindi ko na makikita ang batang duguan. Magandang gabi ho. Dati pa ako nakakakita simula bata pa ako, pero habang tumatanda ako, hindi ko na pinapansin ang mga ito. Isang gabi, nagiinuman kami ng mga kaibigan ko. Nakahiligan ko na magilamos kada inuman, pampawala ng tama. Nagpaalam ako sa best friend ko na si Christian na mag-CR lang kasi napadami na ako ng inom ng alak. Pagkatapos kong umihi, ay naisipan ko magilamos sa lababo kung saan may salamin na hanggang dibdib. Yumuko ako at nagilamos sa lababo. Pag-angat ng ulo ko, may nakita akong babaeng nakasuot ng itim. Itim ang buhok nito at may para siyang sombrero ng bruha. Hindi ako makagalaw, namumutla ako at kinakabahan na parang maihi ulit. Buti kumatok yung isang kaibigan namin na bilisan ko at naihihi na siya. Bungad niya sa akin, bakit raw ako namumutla. Nasabi ko na lang na medyo may amat na kasi habang lilingon-lingon ako kung asan yung babae. Bumalik ako sa pwesto namin na tinanong ko si Christian. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko at tinawanan niya lang ako. Sabi niya bantay daw nila sa bahay yun. Hindi yun ang huling kita ko sa babae. Kada punta ko sa kanila, nakikita ko sumisilip sa bintana o biglang dadaan. Maraming salamat po at more power sa inyo. Magandang gabi sa lahat ng manonood ng Karimlan Horror Stories at sana mapili itong kwentong ibabagi ko. Ako po si Kaloy, mga 25 anyos na nangyari ang nakakakilabot na karanasan ko nang dahil lang sa isang biro. Noong araw na yun tapos na ang trabaho, nagkailan ang coworker ko na sina Mon at Wally na tumambay sa tindahan kasi napaga ang labas namin, wala na kasing gagawin. Kaya pinag-out pa kami ng QA staff sa factory. Napagkasunduan namin na sa sari-sari store kami tumambay bago umuwi. Si Mon ang bumili sa tindahan. Kayo na naman Mon, mukhang napagalabas nyo ah. Ano ba sa atin? Alin Gina, pabili po na tatlong blue horse at itong chippy mo. Peram na rin ang paso at pitsel. Samahan nyo na rin ang yellow. Sige, sige. Saglit lang. Kunin ko lang yung bibirin mo. Okay, salamat. Mga alasing ko ng hapon na, masaya kaming nagkwekwentuhan ng mga kawork ko ng mga panahon na yun. May mga ilang tao sa kalsada na napagtripan pa nga namin ang mga ito. Alam mo yung voiceover? Nilapatan namin sila ng boses.
Wala na ba masakyan yun? Hays, wala pa ako ligo. Sasundin ko pa ang apo kong si Eugene sa kabilang mundo. Haggard na ang besi mo. Gutom na rin hindi ako. May kwarta ka ba diyon? Meng, Meng, saan ba tayo pupunta? Meng! Wow, lupit mo rin ha? Kaya nga tayo naglalakad ha? Para pumasok sa wood? Para magkapera? Ha? Kita mo tong tsinelas na to? Napalig kita sa mugi ha? Pambihira naman ara eh. Galing na lang, utang lang tayo kay Aling Jin na. Gutom na rin alaga ko sa tiyan. Ala eh, di na ako abot pa bukas, Meng. Parang awa mo na, Meng. Meng, Meng. Manahimik ka, please lang, ha? Meng ka na, Meng. Ginawa mo kong pusa, ha? Ha? Pusa ba ako, ha? Ay, saan ko ba nahulog ang pustiso ko? Hindi ko mahanap. Ay, preset. So, ayan niya, napagdapan namin sila. Na para bang kami ang nag-voiceover na nilalapatan ng boses ang mga ginagawa nila. At ito naman ako na natatawa sa mga ginagawa namin. Pero sa akin pagtataka, biglang napatingin ang matandang babae sa akin pagkatapos kong biruin at lapatan ng boses ang ginagawa ng matanda. Nakatitig at nakakunot ang noon nito. Nagalit at para bang narinig nito ang sinasabi ko. Pero ang layo namin sa kanya, sa tansya ko, ay nasa mga 8 metro ang distansya namin. Napahinto ang babaeng matanda sa kanyang ginagawa na para bang may hinahanap sa kalsada kasi nakaluhod ito. At palinga-linga sa kalsada na parang baliw. Ayun niya, pagtapos ko lapatan ng boses ang matanda, napatingin ito sa akin na masama. Kaya bigla akong napalunok ng laway sa kaba. Dahil nga malayo ito sa akin, kaya nagtataka ako kung narinig niya nga ba ako ang mga nasambit ko. Pagkatingin ko kanila Mon at Wally na natatawa sa mga ginagawa namin, ang nasabi ko, Mon, Wally, napatingin ata yung matanda sa akin. Mukhang narinig tayo. Matanda nakaitim? Wala naman ah. Pero may matanda, hindi naman nakaitim. At yung 2 lalaki lang. At ano yung pustisong sinasabi mo? Hindi, yung matanda nga. Ayun o, pagkalingon ko, wala na yung matandang babaeng nakaitim. Napamura na lang ako at nagtaas ng mga balahibo ko na parang nilamig sa pagkakilabot sa mga nakita. At kinilig ko pa nga si Namon at Wally na may matandang babaeng nakaitim na nakadapa sa kalsada na parang may pinupulot. Nasabi pa ng mga mokong na humitit ba ako ng katol? Ang biro nila sa akin. Medyo napikon ako. Talagang nasabi nila na 3 lang na tao ang nakikita nila at wala ang matandang babaeng nakaitim. So ako naman palingon-lingon sa paligid. Wala talaga. Nasabi ko na lang sa isipan. Ang bilis naman maglaho. Parang multo. Pero huwag naman sana. Mga 5:45 PM na nun, medyo maliwanag pa ang paligid nung matapos kami sa kwentuhan at pagtambay. Hindi na kami umorder pa ng Red Horse, tamang shot lang kasi magmotor pa ako pauwi. Iho, pwede ba ako paatid sa may tulay lang? Wala kasi ako pamasahe. Hindi ko nabenta ang makutsinta ko. Nadumihan na kasi. Dahil sa pag-iwas ko sa jeep, natalisod ako at tumilapo ng paninda ko. Parang awa mo na. Sa gulat ko sa matanda dahil biglang sulpot ba naman sa harapan ko. Hindi ako nakapagsalita at napatungo na lang ako na sumang-ayon na ihatid ito sa tulay. Biruin mo yon, hindi ko makita kanina tapos biglang sulpot. Pero lumawag na rin ang aking isipan na hindi siya guni-guni o multo. Hindi lang siya napansin nila mo na tuwali. Napansin ko lang na mahina ang boses nito pero naintindihan ko naman kasi nakatingin ako sa bibig nito habang nagsasalita na gustong mapatid sa may tulay dahil daw natapon ang kanyang paninda.
Naiangkas ko naman na matanda pero hindi lang ito humawak sa akin. Nag-alala ko na baka mahulog pero naisip ko rin na hawak nito ang kanyang paninda. Nang malapit na kami sa may tulay, nagsalita ako. La, malapit na tayo sa tulay. Walang sumasagot. Napapreno ako. Napatingin sa may side mirror. Wala na akong angkas. Wala na ang matanda. Sa kabatakbo ko, pinaharurot ko ang motor. Visit? Multo nga ba ang matanda? O nahulog ko? Yari ako nito. Wala naman akong third eye ah. Kinabukasan, napabalik ako sa tindahan at natanong ko ang tindera. Ale, may nakikita ka bang matandang babaeng nakaitim na may dalang basket dito? Meron. Baka tinutukoy may nagtitinda ng kutsinta. Pero nasa gasaan ito, mga 3 taon na nakakalipas. May nakapagsabi na pagod na mamatay. Pinupulot pa nito ang mga nahulog na panindang kutsinta. Kaawa nga kasi nabalian ata ng buto, kaya nakaluhod diyan mismo sa harap sa nasagasaan. At may kwento ko na sa kanya ang mga pangyayaring kababalaghan. Nang masabi nito sa akin ang sinapit ng matanda, napabili tuloy ako ng kandila para ipagtiriksa nito at mag-alay ng dasal para sa kakatahimik na matanda. Sana lang huwag na siyang magpakita pang muli sa akin. Magandang araw. Gusto ko lang pong ibahagi ang aming karanasan ng aking kapatid na babae. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan Gardo. 60 taong gulang na. At Delia naman ang pangalan ng ate ko. Nangyari po ito nung ako'y binata pa lamang sa Mindanao, sa Maytubay, Agusan del Norte. Noong taong 1972 ay medyo makulimlim sa aming lugar at may kasama pang pagkidlat. Noong mga oras na iyon ay nagiinuman ang papa ko at ang kumpare niya sa labas ng bahay namin. Napakaginaw kasi ng panahon na iyon. Hindi pa patapos ang araw o nagdilim ay tapos na sila sa inuman. Pero nung paalis na ang aking ama sa kanyang pwesto ay bigla siyang tinawag ng kanyang kumpare at sinabing, "Pare, pwede bang umutang ng pera? Pangtataya ako sana sa sabong bukas." Di naman tumanggi ang aking ama at pinautang ito. Kinaumagahan ay napadaan ang kumpare ni Papa sa bahay namin. Pinansin naman ni Papa at nasabi nitong, "Pare, pasensya ka na. Di ko muna mababayaran ang utang ko sa'yo. Di kasi natuloy yung sabong. Bukas pa yata. Kasi nagka-problema eh." "Ayos lang pare. Bayaran mo na lang pag nagkapera ka na." Matapos ang usapan ay umalis na rin ito. Gumabi na at nagapunan na kami. Marami nga pala kami sa bahay kasi 12 kaming magkakapatid. Pagkatapos namin kumain ay nagligpit na si Ate Delia ng mga plato at nagsimulang magugas na sa kusina. Tahimik na ng gabing iyon. At habang nagugas si Ate ay biglang may nakita si ate na may kamay na butot balat ng isang lalaki sa kanyang harapan. May bintana kasi na gawa sa kawayan na rehas sa harap ng lababo namin, kaya naman ay kitang kita kong may tao sa labas. So ayun na nga, nakakita si ate ng butot balat na lalaki sa bintana na parabang sumisilip. Agad na sumigaw si ate sa pagkagulat. Pinuntahan agad namin si ate sa kusina. At ang sabi niya ay, "May tao! May tao!" At nawala ng malay si ate. Lumabas kami ni Papa sa bahay. Kumuha ng itak si Papa. At nagsindi naman ako ng Petromax na ilaw. Wala naman kaming nakitang tao. Pero may naririnig kaming tinig na parabang nasa ilalim ito ng lupa. Sa may tanim ni Mama na gumamela, pilit namin hinahanap kung saan nang galing ang tunog na iyon, na parang nanghihingi ng tulong, na umiiyak na di mo maintindihan ang iyak o tawa ba ang maririnig mo.
Palipat-lipat niya ang tunog na iyon, lumalakas at tumihina, minsan mabagal, minsan ay mabilis. Nakatingin lang ang mga kapatid ko sa bintana, takot na takot, mataas kasi ang bahay namin, kaya kitang-kita nila kami ni Papa. Pinakinggan namin ni Papa ang tunog na nagmumula sa lupa, umabot ng kalating oras ang tunog na iyon, at pagkatapos ay naglaho rin naman ito. Kinabukasan ay nabalitaan ni Papa na patay na pala ang kanyang kumpare na may utang sa kanya dahil na disgrasya ito. Noong oras na may nakita si ate na butot balat na tao sa kusina. Agad pinuntahan ni Papa ang burol nito at may sinabi siya sa kabaong ng kumpare niya na limos ko na lang sa iyo ang utang mo. Simula noon wala na nangyaring ganun pagkatapos ni Papa sabihin yun sa kanyang kumpare. Alam naman kasi ni Papa na yung nakitang tao ni ate ay kumpare niya na hindi nakabayad ng utang. Hanggang ngayon niya ay kinikilabutan pa rin ako pag naiisip ko yung tunog na narinig namin. Maraming salamat sa pakikinig. God bless and stay safe.